Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Kaugnay po sa lumabas na Implementing Rules and Regulations, IRR, ng Republic Act Number 11235, Motorcycle Crime Prevention Act, na mas kilala sa WPAPA. Araw-araw po ay nakakatanggap ako ng mga text at mga tawag mula sa ating mga kapatid na riders sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Wala po akong sapat na oras para masagot lahat ang mga ito. Kaya minabuti ko po na maglabas na lamang ng pahayag kung ano ang pananaw at opinion ng RSAP dito sa Republic Act Number 11235. Ang Republic Act Number 11235 na mas kilala sa tawag na WPAPA ay naaprubahan ko noong March 2019. Pero lumabas ang IRR nito ngayong May 2020. Kung babalikan po natin ang naaprubahang batas, ang LTO ay binibigyan lamang ng 90 days o 3 months para magawa ang nasabing IRR. Pero lumampas pa po ito ng isang taon. Ang RSAP po ay naniniwala na mismong LTO ay maaaring nahihirapan na lapatan ng IRR. Ito ang Republic Act Number 11235. Ang LTO po ay naglabas ng IRR ngayong panahon na mayroon tayong kinakaharap na problema sa COVID-19. Pero naniniwala po ang RSAP na hindi ang ibig sabihin nito ay hindi sila mga tao. Mayroon lamang po silang mandato na dapat gampanan. At maliban pa dyan, hindi po ang LTO ang gumawa ng batas. Sila po ay tagapagpatupad lamang. Kaya gusto ko pong sabihin sa ating mga kasama at sa mga nakikiisa sa Rider Safety Advocates of the Philippines, manatili po tayong kalmado at magbigay ng huwag magpakita ng kawalang respeto sa mga pinaukulan, ganun din po sa LTO. Bago ko po pagitin sa inyo yung ating mga pananaw at opinion sa ilang mga seksyon dito sa Republic Act Number 11235, gusto ko muna po sabihin sa ating mga kapatid na riders na huwag po tayong mag-alala, huwag po tayong matago o magkaroon ng galit na katulad ng ginagawa ng iba dahil dito sa WPAPA. Bakit po sinasabi ko na huwag tayong mag-alala? Eh, nandito na yung IRR, Implementing Rules and Regulations. Hindi po lahat ng nakalagay dito ay may patutupad agad ng LTO. Bakit po? May mga kinakaharap pang problema. May mga dapat pang maisaayos. Ano lamang po ang implementable dito sa ngayon? Yung pong transfer of ownership. Anong problema doon? Eh talaga naman kahit yung pa, dapat maisaayos ito. At mamaya po, babanggitin ko sa inyo, itong patungkol sa transfer of ownership o registration, ito po ay may mga magagandang beneficyo para sa ating mga kapatid na riders. Babanggitin ko po mamaya. Bakit po sinasabi ko na hindi tayo dapat mag-alala? Una, wala pang mga plaka, wala pang mga detas. Pangalawa, kapag ang ating motorsiklo ay walang plaka, sinasabi na tayo ay mag-report sa Joint LTO and PNP Operations and Control Center. Kung hindi po ako nagkakamali, wala pa yan. I-establish pa po yan. Siyempre, kailangan dyan personnel and facility. Again, kung hindi po ako nagkakamali, wala pa yan. Pangatlo, kapag ka po may nahuli ang LTO enforcer o ang deputized agent ng LTO at may nahuli siyang motorsiklo na walang plaka,
Ito po ay i-turn over sa local police station. At kapag ito ay i-turn over sa local police station, yung tumanggap na police or custodian, siya po ay may responsibilidad. Ano ang kanyang responsibilidad? Kailangan hindi masira o mawala ang any part nitong motorsiklo. Kailangan ma-secure niya ito. Dahil kung hindi, mayroon siyang pananagutan sa batas. Paano tatanggapin ng mga polis o ng mga custodians yung nahuling motorsiklo dahil walang plaka, wala pang impounding facility. Kung hindi po ako nagkakamali, mas marami sa police stations sa buong bansa, mas marami walang impounding facility. Kasi po, kailangan sa impounding facility, safe and secure yung ating motorcycles. Hindi pwedeng nandyan lang sa tabi-tabi. Kasi mananagot po yung police na magre-receive noong motorcycles na ito turn over na FTO. So, may problema pa po sa facility. Ito pong facility ay will be provided by the NGO. Hindi naman po madali. It involves money. It involves that availability of blood. So, yan po ay isa sa mga problema na dapat masolusyonan muna. So, yan po yung mga bagay na yan ay binanggit ko para hindi sukatin ang LTO, sukatin ang LGU. Ang sinasabi ko po, sa kasalukuyan, wala pang plata, wala pang lekar. Sa kasalukuyan, wala pang kumpletong impounding facility ang lahat ng police stations nationwide. Mayroon yung iba, pero kung hindi ako nagkakamali, mas marami yung walang impounding facility. Kung hindi rin ako nagkakamali, hindi pa na-establish yung LTO, NPNP, Joint LTO and PNP Operations and Control Center. So, marami pa pong problema. And lastly, bakit sinasabi ko po na huwag tayong mag-alala? Nakalagay po dito sa batas, mayroon pong committee mula sa Kongreso and Senado na after 1 year of implementation, magkakaroon ng assessment and review. Sa madaling salita, magkakaroon ng amendments. Bukas, nananatiling bukas ang Kongreso at Senado para sa ating mga kapatid na riders. Para sa ating pani. Kaya po sila, bakit parang masyado kang nakapanig dito sa Kongreso at Senado? Hindi po ako bias. Wala naman akong mapapakinaban sa kanila para ipagtanggol ko sila. Gusto ko lamang po maipakita sa mga kapatid nating riders na kung tayong magkaroon ng puot, magkaroon ng galit, kung tayong mahilig sa nadinig natin, dahil doble baka, laka sa likod, dekal sa harapan, hindi tayo criminal. Hindi ganon. Basahin po natin yung bawat provision, bawat section. Kasi po dito, mayroong maganda at makakabuti sa ating mga writers. Of course, mayroong masama, mabigat at magpapahirap sa atin. Pero katulad ng sabi ko, hindi lahat ng nandito ay implementable sa parte ng LTO at ng ibang lokal na pamahalaan. Bakit? Nabanggit ko na po kanina. Kaya hindi tayo pwedeng mag-alala dahil after 1 year, may amendments. Magkakanap sila ng assessment and review. May amendments. At gusto ko pong igandag ang mga lokal na pamahalaan.
pang ahensya ng ating pamahalaan ay laging bukas para sa atin. Nako, kung ikukwento ko lahat sa inyo yung mga patutuo, ulang ang kalating araw, yung ating mga nabigyan ng atensyon na solusyonan na dininig ng mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Pero para mapatunayan ko po sa inyo, mga kapatid na riders, na totoo ang sinasabi ko at hindi ko kayo niloloko, bibigyan ko kayo ng ilang significance lang na dininig ng Kongreso ang ating panig. May nag-propose ng bill, ipagbawal ang face mask ng mga rider. Wala pa pong COVID nung panahon yun. Yung mga leaders na nangunguna po dyan sa rally, kasama natin yan sa Kongreso, itanong po ninyo kung nagsisinungaling ako. Kasama po natin yan. May nag-propose ng bill, bawal ang face mask. May nag-propose ng bill na ipagbawal ang tinted helmet. May nag-propose ng bill na ipagbawal ang full face helmet. May nag-propose ng bill na payagan ang local government units na suspendin ang pagpapatupad ng helmet law. Lahat po yan sa pagtutulong-tulong ng iba't ibang mga leaders at mga riders, ipinasura po lahat yan ng Kongreso. Tanda-tanda ko po yung sabi ni Honorable Congressman Dobrigan. Hindi kaaway ng mga riders ang Kongreso. Hindi ninyo kami kaaway. Nandito tayo para pag-usapan, ayusin yung mga problema. Pinatunayan ko yan, Honorable Congressman Dobrigan. Nung huling meeting po, huling pagdinig sa panig natin mga rider, napakabuti po ni Honorable Congressman Cesar Sarmiento. Siya po ang Chairman ng Committee on Transportation ng House of Representatives. Nabigyan po tayo ng pagkakataon na i-present tayo ang statistics ng Region 4A. Sabi po sa statistics ng Region 4A, sa bawat 10,500 riders, more or less, apat lang dyan ang kriminal. Statistics po ang may sabi nun, hindi po ako. Tinanggap po natin doon na may report ang DOH, 9 out of 10. Siyam sa bawat sampo na namamatay po sa pagmumotorsiklo, walang limit sa ulo. Maliban doon, nakikita po natin sa publiko. So, yung pambagay na yung ginamit natin, nag-present tayo sa Kongreso, at napakabuti po ni Honorable Congressman Dobrigan. Hindi po niya ipinilit ang panukala niyang batas. At pinanigan po tayo ng Committee on Transportation ng House of Representatives headed by Honorable Chairman Congressman Cesar Sarmiento. So, yung pong apat na bills na yan, yan yung patunay na dinidinig tayo ng Kongreso at ng iba pang mga lokal na pamahalaan. Katulad na nabanggit ko, kung ikukwento ko sa inyo lahat, napakaraming kwento ang haba at wala kang kalahating araw. Bakit ko po ito pinabanggit sa inyo? Para ipakita sa inyo ang patunayan na hindi tayo dapat mag-alala. Kalmado lang tayo. Ano pa? Halimbawa, kayo po ang nasa posisyon. Gagawin mo ba yung mali para sa riding community? Eh, pag ginawa mo yun, di gago ka. Basahin po natin yung batas bago tayo makalma. No? So again, mga kapatid na riders, hindi po ako bias. Gusto ko lang pong maging totoo sa inyo. At yung mga nagsusulsol sa inyo, tingnan ninyo. Ang tatapang eh. Matatapang sa Facebook. Ang gagaling magmura. Anong sabi?
inutil, gago, siraulo, tarantado. Kaya ba nila yung sabihin sa harapan ng kanilang pinagtutungkulan? Hindi po. Pagkaharap nila, nakangiti din niyang mamaya. Pag kami ay nasa Senado, nasa Kongreso, oh. Nakakasama, magkakasama po kami. Oh, nangiti din naman sila eh. Pag nasa Kongreso, nakangiti rin sila. Pag nasa Senado, nakangiti rin sila. Pagdating sa Facebook, ang gagaling magmura. So, ang punto ko po dito is, imulat natin yung ating mata. Huwag tayong naniniwala sa sulsol, sa kwento. Magbasa tayo. Relax. Magbasa ka. Magtanong na sa iyong kasama. So, ayun po, mga kapatid, huwag po tayo mag-alala. Hindi madali para sa NTO na ipatupad ang batas na ito. Hindi natin sinusukat ang kakayahan ng NTO. Ang sinasabi naman po natin, yung mga totoo, marami pang problema na dapat ayusin para lubusang maipatupad ang batas na ito. At bago po maayos yan, naniniwala po ako, nandun na tayo sa assessment and review. At naniniwala po ako na doon sa assessment and review na yon, doon nila madidinig ang ating panig. Bakit kaya po sila? Parang sigurado-sigurado ka. Yes. Ano po ang sabi ng ating Pangulo? Hindi safe ang plaka sa harapan ng ating motorsiklo. Yung po ang sabi ng ating Pangulo at ipinaliwanag pa niyan. Ako po ay, ang background ko po ay military and police. Sa military and police po, pag sinabi ng commander, ganito yan. Nagtitiwala po kami. At yun ay aming pinanghahawakan. E sabi ng ating Pangulo, hindi safe ang baka sa harapan. Anong ikakatakot natin? Ay siya yung top leader ng ating bansa.